Magandang araw po sa inyo, Sir Kilabot, at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Nono. 77 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa isla ng Mindanao. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa aming karanasan ilang dekada na ang nakakalipas. Ako ang pang-apat sa 7 magkakapatid at pagsasaka ang kinabubuhay ng aming pamilya. 2 sa aking mga nakatatandang kapatid ay nakapag-asawa ng maaga. Sa bayan na sila naninirahan kasama ng kani-kanilang pamilya. Kami na lamang ni Manong Jose ang naging katulong ng aming mga magulang sa palayan. Pansamantalang nananatili si ina sa bahay dahil ilang buwan pa lamang matapos siyang manganak sa bunso naming kapatid. Taong 1959, 13 taong gulang lamang ako noon nang magkasakit si ama, kung kaya tumigil siya sa pagtatrabaho sa bukid. Pinagpahinga na lang namin siya sa bahay at kami na lamang ni Manong Jose ang nag-asikaso sa palayan. Huminto na lamang kami sa aming pag-aaral. Nasa 5 baitang ako noon ng elementarya, habang si Manong Jose ay nasa 6 na baitang sa edad na 17. Batid namin nang dahil sa labis na pagtatrabaho at pagod ang dahilan ng pagkakasakit ni ama. Bagamat pabalik-balik pa rin ang iniinda niyang karamdaman kahit na umiinom siya ng gamot na inireseta ng doktor, ay ipinasuri din namin siya sa manggagamot na kakilala ni Alin Diday na aming kapitbahay dahil patuloy ang kanyang pananamlay. Ah, eto nga pala si Loring, isang manggagamot at magtatawas na kakilala ng aking kaibigan. Maaari niyang matulungan si Paring Lito sa iniinda nitong sakit. Ani ni Aling Diday. Agad naman silang pinapasok ni ina sa bahay. Doon ay napansin ko ang sigla sa mga mata ng manggagamot nang makita niyang nakahiga sa papag si ama. Agad niyang pinahiran ng langis sa noo si ama at kinuha niya ang kanyang mga gamit sa lumang bag. Inutosan niya akong kumuha ng palangganang may tubig upang maisagawa niya ang pagtatawas. Sa ganun ay malalaman namin kung ano o sino ang sanhi ng pagkakasakit ni ama. Doon na siya nagsimulang umusal ng dasal habang sinisindihan ng kandila. Unti-unti niyang ipinapatak ang natutunaw ng kandila sa tubig. Doon ay humulma ang hugis ng tao. Ipinakita niya yun sa amin. At ayon sa kanya, isang lalaking may malaking nunal sa muka ang nagbibigay ng karamdaman kay ama. Bigla kong naalala na may kakilala akong lalaking may malaking nunal sa muka. Iyon ay handa yung pinsan ni Ma'am Ben na paminsan-minsan ay nakakasalubong namin sa bukid. Ang pagkakaalam ko ay galing ang lalaki sa isla ng Palawan at naghihilot din ito ng mga pilay at kilala siya sa pangalang Andres. Maya-maya ay may kinuwan daw ng babaeng magtatawas at pinahiran niya iyon ng langis. Ilang sandali ay inilapat niya yun sa tiyan ni ama. Nagulat na lang kami nang sumigaw si ama ng malakas. Animoy nasasaktan sa ginagawa ng magtatawas. Marahan niyang tinanggalan dahon sa tiyan ni ama. Hindi namin maipaliwanag kung bakit may nakadikit na bubog sa dahong iyon. Aniya ay may galit daw ang taong may kagagawa na yun kay ama, kung kaya gusto niya itong pasakitan. Ayon pa sa babaeng magtatawas, ay kinukulam raw si ama, kung kaya nakuha niya ang bubog sa loob ng katawan nito. May ibinigay na lang si Aling Loring sa amin. Ayon sa kanya, ay kinakailangang ihaplos iyon sa katawan ni ama tuwing gabi upang mapawalang bisa ang kapangyarihan ng taong nagbibigay ng sakit kay ama at tuluyan na itong gumaling. Matapos niyang gamutin si ama, ay agad na siyang nagpaalam sa amin. Kinagabihan ay nagising ako sa ingay ng mga manok sa labas ng bahay na animoy nangingitlog. Nagtataka ako dahil wala namang kaming alagang manok. Tanging mga itik sa kulungan at kambing lamang ang naroon sa aming bakuran. Bumaba ako ng bahay upang tignan kung saan naroon ang manok na iyon. Bago pa man ako nakababa ng hagdanan,
ay narinig ko na ang palahon ni Ama. Dali-dali kong tinungo ang kanyang higaan at pinailaw ko ang gasera. At doon ay tumambad sa aking paningin na nahihirapan siyang huminga at namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Nagising na rin si Ina at si Manong Jose. Pinahiran ko agad ng kanyang tiyan ng langis na ibinigay ng magtatawas. Ngunit animoy, hindi iyon tumatalab. Bagkusay, mas namimilipit pa ito sa sakit. Samantala, ay palakas naman ang palakas ang ingay ng manok na animoy inahing ng ngingitlog. Pakiwari ko'y palapit na iyon ang palapit sa aming bahay. Maririnig din ang pagpupulasa ng mga itik sa bakuran. Dahil sa namimilipit na si Ama sa sakit ng kanyang tiyan, ay agad ako naglaga ng dahon ng banaba at ang tubig niyon ay ang pinainom ko sa kanya dahil ubos na ang gamot na inireseta ng doktor. Ayon sa doktor, kung hindi kaya ng gamot na tunawin ng bukol sa tiyan ni Emma, ay kinakailangan siyang operahan. Subalit, wala namang kaming sapat na pera para sa pagpapagamot sa ospital at tanging banaba na lamang ang ipinapainom namin sa kanya. Sa mga tradisyonal na mga manggagamot na lamang kami lumalapit upang magpagamot. Samantala, ay lumabas si Manong Jose ng bahay nang dahil sa ingay ng manok. Hinanap niya ito, ngunit wala naman siyang nakita sa paligid. Maliban na lamang sa isang nilalang na kanyang natanaw na nagkukubli sa mayayabong na damuhan malapit sa aming bakuran. Lumakad siya papunta roon. At laking gulat niya nang bigla itong lumabas mula sa pinagtataguan. Naaaninaw niya ang isang malahayop ang itsura. Ngunit hindi niya mawari kung anong klaseng nilalang iyon. Kumaripas ito ng takbo nang makita siya nitong papalapit. Agad itong nagtago sa kasukalan. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo riyan? Ang sigaw ni Manong Jose. Ngunit tumalilis lang ng takbo ang nilalang na iyon. Pinuntahan ni Manong Jose ang lugar kung saan ito nagtago. Namilog ang kanyang mga mata matapos niya yung ilawan gamit ng gasera. Nakita niyang may mga malalagkit na likidong naiwan doon. Malansa at animoy nagmula sa isang mabangis na hayop. Bumalik sa loob ng bahay si Manong Jose at sinabi kay Ina ang kanyang napag-alaman. Ayon sa kanya, ay iyon siguro ang sinasabi ng magtatawas na nagbibigay ng sakit kay Ama kung kaya't hindi gumagaling ang karamdaman nito. Kinabukasan ay pinuntahan namin si Aling Diday upang sabihin sa kanya ang nakita ni Manong Jose. Ipinatawag niyang muli si Aling Loring na magtatawas. Ayon sa babae, na kailangan mahanap ang taong nagbibigay ng karamdaman kay Ama bago pa ito mawala ng buhay. Inulit niya na isang lalaki na may malaking nunal sa muka ang salarin ng pasakit ni Ama. Maaaring ang lalaking iyon daw ang nakita ni Manong Jose na umaaligid sa aming bahay. Lumakas ang aming kutob na ang pinsan ni Mambe na si Mang Andres ang kanyang tinutukoy. Kung kaya't dali-dali namin tinuong ang bahay ni Mang Ben at hinanap ang pinsan nitong si Andres. Nadatnan namin na may nagpapagamot sa naturang lalaki. Dahil sa galit ni Manong Jose, ay hindi niya nang napigilan ang kanyang sarili na sigawan si Mang Andres. Mang Andres, ikaw ba ang nagbibigay ng karamdaman kay Ama? Anong kasalanan niya sa'yo? Bakit mo ito nagawa sa kanya? Kayong nagpapagamot, huwag kayong maniwala sa huwad na manggagamot na iyan. Nang gagalaiti at halos maiyak na sambit ng aking kapatid, pinipigilan ko siya. Subalit dahil sa puot na kanyang nararamdaman at awa na rin kay Emma, kung kaya't nagawa niya sugurin si Mang Andres. Napahinto naman sa paghihilot sa batang may pilay ang naturang lalaki at agad nitong hinarap si Manong Jose ng mahinahon. Tinanong niya si Manong Jose kung sino ang nagsabi na siya ang may kagagawa ng pagkakasakit ni Emma. Doon na namin hinanap si Aling Loring na magtatawas. Ngunit hindi namin siya nakita na sumunod sa amin. Umiiyak na nagsumamo si Manong Jose kay Mang Andres. Nalubayan na nito si Ama at itigil na nito ang pagbibigay ng karamdaman. Naalala ko na may pangyayaring hindi pagkakaintindihan sina Ama at Mang Andres. 2 buwan na ang nakakalipas
buwat ng pagsabihan ni ama ang lalaki na kailangan niyang magpaalam sa may-ari ng lupa bago ito manguha ng bunga ng nyog. Sapagkat si ama ang pagagalitan ng pagkuha ng mga bunga ng mga pananim ng walang paalam. Dahil siya ang naatasan na magbantay sa mga pananim sa lupang pagmamay-ari na Ginoong Martin. Sinabi naman ni Mang Andres na wala siyang kinalaman sa pagkakasakit ni ama. Pailing-iling na lamang ang naturang lalaki dahil inakusahan siya sa pagkakasakit ni ama at inaakalang siya ay isang mangkukulam. Kinausap namin si Aling Diday upang samahan kami na puntahan si Aling Loring sa tinitirahan nito. Subalit, hindi na namin nadatnan doon ang babaeng magtatawas. Maging si Aling Diday ay hindi rin alam kung saan ito pumunta. Sa kabilang banda, upang maniwala kami na hindi si Mang Andres ang dahilan ng pagkakasakit ni ama, ay napagpasyahan ng lalaki na pumunta sa bahay. Dahil isa rin naman siyang tradisyonal na manggagamot, ay sinuri niya ang kalagayan ni ama. Ipinakita namin sa kanya ang langis na ibinigay ng babaeng magtatawas. Ayon sa kanya, iyon ay langis na pagmamay-ari ng aswang, upang sa ganun ay tuluyang manghina ang taong gumagamit nito. Nagulat naman kami sa sinabi ni Mang Andres. Hindi namin alam kung sino nang manggagamot ang aming paniniwalaan. Kung kaya naman itinapunin ang langis na ibinigay ni Aling Loring. Nanatili naman si Mang Andres sa bahay upang bantayan ang pagbabalik ng hayop na nakita ni Manong Jose na umaali-aligid sa bahay. Kinagabihan, matapos naming maghapunan at painumin si ama ng tubig ng nilagang dahon ng banaba, ay agad na kaming naganda ng aming higaan. Simula nang hindi na namin naipahidan langis na ibinigay ng babaeng magtatawas sa katawan ni ama, ay tila guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nakayanan na niyang umupo habang nakasandal sa dingding. Nang lumalim na ang gabi, ay muli kaming nakarinig ng ingay ng manok na animoy nangingitlog mula sa labas ng bahay. Dahan-dahang sumilip si Mang Andres sa bintana. Naaninag niya ang isang aswang na nakahubad. Ang tinig na kumakawala sa kanyang bibig ay katulad sa inahing manok na nangingitlog. Doon na napagtanto ni Mang Andres na isang aswang na tinatawag na bubuo ang umaaligid sa aming bahay. Sumilip na rin kami sa bintana at bigla akong natakot sa itsura ng aswang na yon. Animoy naglalangis ang buo nitong katawan. Lumalabas ang matatalim at nakauslin nitong mga ngipin. May mahaba din siyang mga tenga. Paupo siyang lumalakad patungo sa aming bahay. Mga ilang sandali pa ay naaninaw namin na pumwesto ito sa silong ng bahay habang patuloy na naririnig namin ang tinig ng inahing manok upang hindi malaman na siya pala ay isang aswang. Agad na sumenya sa amin si Mang Andres na huwag kaming gagawa ng ingay. Samantalang binabantayan naman ni Mang Ben ang maliliit kong kapat na natutulog. Pilit na sumisilip ang aswang sa sahig na kawayan. Nakangisi pa ito sa pag-aakalang walang nakakapansin sa kanyang pagdating. Dahan-dahan niyang sinisira ang sahig na kawayan kung saan banda natutulog si ama. Subalit hindi niya alam na tanging banig na lamang ang naiwan doon dahil pinalipat ni Mang Andres ng higaan si ama at ang aking mga kapatid. Dahan-dahang itinusok ni Mang Andres ang patalim na pinatakan ng katas ng dayap. Ilang sandali ay malakas niya yung ibinaon kung saan sumisilip ang aswang. Isang malakas na palahaw ng aswang ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Animoy pumuputak na inahing manok na nasasaktan. Dali-daling lumabas ng bahay si Mang Andres upang bantayan ang paglabas ng aswang sa silong. Aligagang kumaripas ito ng takbo nang matusok ng patalim ang kanyang pisngi. Batid namin na malalim ang natamo nitong sugat dahil sa maraming dugo ang umaagos sa nahiwa niyang laman. Humarang si Mang Andres sa kanyang harapan, kung kaya naman palingalinga ang aswang kung saan siya maaaring dumaan. Iniampas-ampas ko naman sa sahig
ang mga makabuhay na halaman na ibinigay ni Mang Andres. Nilagyan rin ni Ina ang ilalim ng mga banig, bintana at pintuan ng makabuhay at asin upang mangati at mapaitan ng aswang kung sakaling pumasok man siya sa bahay. Nabahala si Ina dahil umiyak ang bunso naming kapatid. Ngunit hindi na magawang makapasok ng aswang dahil sa mga pananggalang na inilagay sa bahay. Galit na sinugod ng aswang si Mang Andres at nasira ang aming kawayang bakod dahil sa kanilang pagbubuno. Tumutulo pa ang malagkit na dugo mula sa sugat ng aswang na bubuo habang sinasakal nito si Mang Andres. Ilang sandali pa ay malakas na hinataw ito ni Manong Jose ng itak sa likod, kung kaya't malakas na palahaw muli ang pinakawalan ng aswang. Ikaw palang may kagagawa ng lahat na ito. Isa kang salot! Nanginginig na sambit ng aking kapatid. Napalingon ito kay Manong Jose, kung kaya't bahagyang napaatras ang aking kapatid ng dahil sa takot. Subalit, malakas naman itong inundayan ng saksak ni Mang Andres gamit ang kanyang kutsilyo sa tagiliran nito. Kaya't umiyaw na naman itong muli. Pilit siyang tumakbo papalayo sa mga taong nananakit sa kanya. Agad naman itong hinabol ni Mang Andres at Mang Ben. Subalit tumalilis na ito ng takbo at nagtago sa kakahuyan. Hindi na nito kayang lumaban pa. Bumalik si Mang Andres sa bahay. Ayon sa kanya, ang aswang na bubuo ay may kakayahang palitan ng bangkay ng tao ng puno ng saging. Gumagamit ang mga itong ng itim na mahika upang ang nakikita ng pangkaraniwang tao ay kahawig sa katawan ng taong kanyang kinuha. Iyon daw ang panahon na handa na itong palitan ng katawan ni Ama ng puno ng saging sa pag-aakalang tuluyan ng nanghina si Ama. Pinapahina niya ang katawan ng taong may sakit upang sa ganun ay madali niyang mahigup ang enerhiya nito habang unti-unting namamatay. Hindi lang si Ama ang pakay ng aswang, kundi maging kami, lalo na ang mga nakakabata ko pang mga kapatid. Ayon pa kay Mang Andres, marami na siyang nakikilalang huwad na manggagamot ng mga aswang. Nagkukunwari upang makapambiktima ng mga taong may sakit at mga bata na ginagawa nilang pagkain. Maaaring napag-alaman ng aswang na si Mang Andres ay isang manggagamot na dayo lamang sa aming lugar upang siya ang sisihin ng mga tao. Subalit nalaman din ang masamang balak ng huwad na magtatawas at manggagamot, kung kaya naman hindi ito nagtagumpay. Sa kabilang dako ay bumuti na ang kalagayan ni Ama sa herbal na mga dahon na kanyang iniinom sa tulong na rin ni Mang Andres. Bawat araw ay lumalakas si Ama hanggang sa tuluyan na siyang makalakad. Hindi na rin namin nakitang muli si Aling Loring na magtatawas. Ayon kay Aling Diday, ay hindi naman niya lubusang kilala ang babaeng iyon. Ipinakilala lamang ito ng kakilala niya sa palengke. Hindi naman niya sukat akalain na ang manggagamot na inirekomenda niya sa amin ay isa palang uri ng bubuo na aswang. Humingi rin kami ng paumanhin kay Mang Andres sa maling paratang namin sa kanya, sapagkat naniwala kami agad sa sinabi ng taong hindi naman namin lubusang kilala. Naging aral na rin iyon sa amin, maging sa ating lahat, na huwag basta-bastang maniniwala sa sasabihin ng iba, lalo na't walang matibay na ebidensya. Maaaring makasira tayo ng reputasyon at pagkatao ng iba sa maling paratang natin sa kanila. Isang aral na rin sa mga nakakarami na anumang kagustuhan na pabagsakin ang isang taong may mabuting kalooban, kailanman ay hindi iyon basta-basta masisira o matitibag. Bagkus, ang mabuting hangarin at tamang ginagawa ay ang siyang laging nagwawagi. At hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Travel of the Stone.